Ano bang gagawin mo? I-slide mo lang yung ganyan. Paalik ka yan. Bakit na dito? Ito kasi tali ano ko. Okay. Okay, nakita na ako dyan. Okay po, sa ngayon po, mag-unang-una po, magpapasalamat muna tayo sa ating, dinig po ba ako? Dinig ako mga... Okay po, sabi ko nga kanina, magpapasalamat muna ako sa ating naunang nag-present, ang ating MO, si Madam Sari, na talaga namang gumagaling na. Siguro naman doon na siya sa ano sa susunod sa Kaiser at Mutual Fund. Kumbaga kasi sa ano yung sa MO minamani niya na. Kumbaga. So sa ngayon po ako po ay may konting kaba dahil first time ko pong i-present sa inyo ang Kaiser na isa sa pinakamagandang product ni IMG. Pero po sa ngayon, bago po natin simulan ang ating presentation, ako po magpapasalamat muli sa inyong lahat. Ako po si Lily Orlain, SMD na naka-base dito sa Milan, Italy. At sa ngayon po, and magandang hapon pala sa Pilipinas, nandyan yung isa kong pamangkin, nakita ko kaagad. And sa ngayon po, ang itatalakayan natin ay ang Kaiser International Health Group Incorporation. Kikita po natin dito sino ba nga si Kaiser. At dito po sa slide, makikita kaagad natin ang ating Grand Ambassadress ng Kaiser na walang iba kundi si Miss Sharon Cuneta Pangilinan. Na kaya po siya ay naging Grand Ambassadress ng Kaiser dahil naging ibinahagi po niya ang istorya ng kanilang pamilya noong pong magkasakit ang kanyang nanay na si Miss Elena Cuneta. Eh ayun po, bale. Meron pong maingat. Yun nga po, kinwento niya na nagkaroon sila ng struggle nung ma-hospital ang kanyang nanay na nagnahirapan po sila sa laki ng ibina ang hospital bills nila. Dahil yung meron marami po silang yaman, kumbaga may yaman sila, pero yung excuse me po, may konting problema lang kami. No, kasi mayroong mga nag-ano. Dinig po ba ako ngayon? Please. Okay po. May echo at Lili. Yun nga po kasi nandito nga ako kay Madam Merali, so nagsasabay okay. Ang aming computer. Okay na po. Uulitin ko nga po si Madam Sharon Cuneta ang ating ambassadress. So ibinahagi niya na nagkaroon sila ng problema ng kanyang pamilya nung ma-hospital ang kanyang nanay. Dahilan nga po napakalaki ng bills nila sa hospital, so hindi nila nakayang bayaran. Kumbaga ang dami nilang yaman pero mga high-end ang kanilang kayamanan. Eh hindi naman nila pwedeng ibenta gawa ng syempre napakalaki ng halaga nun. So kung hindi dahil po sa kanyang anak na si Casey, yun nga po, tinulungan siya sa kanilang hospital bills. Ayun po. And then, ito po si Kaiser. Si Kaiser po ay duly accredited with the Department of Health or DOH and Insurance Commission. Our company likewise registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. Okay po. And then Kaiser Board of Directors are seasoned expert in the medical field services and in the healthcare industry with its president and medical doctor na si Dr. Leia Uyolo, a seasoned HMO, executive and prominent doctor, outstanding Tomisian medicine 2019 given by the University of Santo Tomas. Ayan po si Kaiser po, Kaiser International Health Group Incorporation as an HMO company nga po. Ito po may mga kinikater nila, yun ng HMO plans. Kaiser
Kaiser Healthcare Individual, Kaiser Healthcare Family, Kaiser Healthcare Mini Group, Mini Group at meron pong 10 hanggang 49 members, Kaiser Health Card Group na mayroong 50 to 99 members, and then Kaiser Health Corporate na mayroon pong 100 members and above. At siyempre po mayroon senior care. Ito nga po si Kaiser ay ito po yung 7 years po na mag-iipon tayo plus 13 years na ating pag-iintay para ma-mature ang ating plan. Kaya po bali 20 years plan na tinatawag. Ito po yung Ultimate Kaiser Healthcare Builder. Yun pong ating ino-offer ngayon or in-example ang ating plan K100. Ang K plan 100 po ay may membership fee na sa annual po ay ang 58,821.43 centavos. At po yung total membership fee, yung pinaka total po niya sa 7 years ay 411,750 pesos. Ayan po, si Kaiser ay sabi ko nga kanina na 20 years plan ito, 7 years lang po tayo mag-iipon at 13 years tayo mag-iintay para ma-mature ang ating policy. And then during po na accumulation period or during ng ating pag-iipon sa from 1 to 7th year, ayun. 1 to 7th year mayroon po dito ng immediate medical benefit. Yun pong number one is annual physical examination to be administered by an accredited clinic coverage basic 5. Ayun po, physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinary analysis, complete blood count, ECG for members above 35, and pap smear po para sa ating kababaihan na 35 years old or as required. Ang number 2 po ay ang dental benefit. Unlimited dental checkups. Ito po ay unlimited kahit araw-araw, oras-oras daw po ito. Unlimited simple tooth extraction. Once a year, free dental prophylaxis. Prophylaxis. Resementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. And then ang number 3, ang basic health benefit. Yun po, may ma-accredited po tayo ng mga physician fees, specialist fees, surgeon's fees, anesthesiologist fee, and operating room hospital incentive care. Ang number 4 ay member's choice of room and board up to 1,000 pesos. Ito po yung sa plan K100, ha. Ito pong ito pong benefit na to. And then ang number 5, ang hospital benefit limit of 60,000 pesos per year after full payment of the first year of the total premium. Dito nga po nakasulat yung provision, ang benefit number 1, 2, and 3 can be availed of after full payment of the first year of the total premium. Ibig pong sabihin, dapat nakakaisang taon na nakakabayad. Yung nasa Pilipinas po ito, na para ma-avail po nitong ating mga benefit na to. Pero po tayo na naandito sa abroad, once na po tayo kumuha nitong Kaiser, ano? Then after ma-approve lang ang ating policy, pag umuwi tayo sa Pilipinas, let's say after 3 months, no? Pag na-approve na po ang ating policy, pwede na po natin magamit ito dahil nga syempre hindi naman tayo taon-taon na uwi. Kumbaga binigyan tayo ng pagkakataon ni Kaiser na magamit ang ating benefit. Ano po? And then ang number 6, ang term life insurance coverage. If the members dies before attaining the age of 75 years or prior to the entitlement of long-term care value indicated schedule benefit, his beneficiary shall be entitled to an amount equal to the sum of long-term care benefit value and long-term care experience incentive hospital benefit limit upon approval of the claim by the insurance company. Ayan po. And then ang number 7, ang accidental death dismemberment. Should be member suffer directly independently of other causes by bodily injury affected solely through external violent and accidental mean occur prior to the member 75 birthday and the prior to entitled to the long-term care benefit which result in any of the specified losses
within 180 days after the accident causing injury in the insurance company will pay the following. Ito po yung mga pag po na tayo po ay namatay, para kung ang ikinamatay ay ayun yung accident po, ito po yung magiging benefit natin. Dismemberment po ito. Loss of two, both of hands, 100% po. Loss of both feet, 100%. Loss of one hand and sight of eye, 100%. Loss of one foot and sight of one eye, 100%. And loss of both sight and is 100% po. And then, a waiver of membership fee due to death. Ayan po, pag namatay po ang ating policyholder. If the member during the accumulation period and before exceeding the age of 75, the proceeds of the credit is life insurance shall be applied to the balance of this total membership upon approval of the claim by the insurance company, making the contract duly paid. Ayan po, pag namatay po ang ating Kaiser plan holder. Ito po yung number 9, yung waiver of membership fee due to the total permanent disability. Ayan po, pag tayo po ay if the member becomes totally disabled during the accumulation period, ito po yung sinasabi na pag po tayo ay na-disabled na permanently, bali po, bibigyan po muna tayo ng 6 months. Kumbaga kasi mag-i-investigate si Kaiser na dapat 6 months at least tayo makabayad muna kasi nga titingnan muna natin kung ang policy holder hindi na baka kayang magtrabaho sa loob ng 6 months. Pero po pag nalaman po o na-detect ni Kaiser na tayo ay hindi na talaga makakapagtrabaho, bali i-mawiwib na po ang ating policy. Pero po yun nga 6 months na sinasabi ko, dapat magbabayad muna ang Kaiser plan. Pero nga pag na-detect na hindi na talaga magtatrabaho or permanent na disability siya o disabled, ibabalik po ang 6 months na ibinayad natin and mawiwib na po ang ating premium. And then all claims under the above insurance coverage shall be subject to 2 years period of as provided by law from the date of reinstatement of the contract. And then if the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary name herein shall be substituted as new member. Ayan nga po, pag namatay po ay itong ating member, malilipat po yung syempre yung policy malilipat sa kanyang beneficiary. And then ang number 10 po, ang Family Assistance Service. Policy should be active. Status plan should have completed at least 1 year. Ito po yung sinasabi na kung papagamit po natin ang ating Family Assistance Service, dapat nakabayad po tayo ng at least 1 year. And then nominated patient must be an immediate family. Yun pong immediate family po na halimbawa yung pang pamilya natin kung tayo ay mga wala pang asawa ay ang ating magulang, and pagka may pamilya na tayo ay yung anak at ang asawa. Kaya ito pong tinatawag na immediate family or the first degree of consanguinity. Policyholder agrees to avail only the services Kaiser accredited doctors and affiliated network hospital. Ito po yun na hindi naman po tayo, kumbaga basta na lang natin dadalhin sa kung saan sa ang hospital. Dapat po sa naka-accredited na doctors and affiliated network na hospital. Yun po ang maa-avail natin. No? And then ito po yung assistance to be provided by Kaiser. Only to the extent of the allowable benefit due to the member under policy. Yan po dito, katulad nitong sa ang kinuha nating plan ay mababa lang, siyempre yung sa family assistant po, kung ano lang ang naka-alat na budget doon, yun lang po ang pwedeng ipagamit ni Kaiser. Prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. And bago ma-discharge ang pasyente, dapat po bayaran ang kung anong amount ang babayaran sa ospital. Kaiser po, approval to avail such assistance must first be obtained by the member and issuance of, yun po, magkailangan mag-issue ang plan holder ng letter of authorization.
And dito nakasulat, please note that this assistance is an accommodation and not consider a benefit of plan. Hence, approval and denial on the ailment solely depend on Kaiser management. Ayan po, ito nga po sinasabi na assistance lang po ito. Halimbawa po, di ba, pag nagkaroon tayo ng emergency, syempre minsan hindi na natin naisip na magdala ng pera or gabing-gabi nadadali natin sa ospital ang ating pasyente, ang ating pamilya. So, kumbaga, igagarantiya lang natin, kumbaga isasanla na lang natin ang ating ticket or ang ating card para lang ma-accommodate ka agad ang ating pasyente sa ospital. Para hindi na nga po nga na lalo pagka emergency talaga, hindi na mag-iintay sa labas or sa pasilyo ng ospital. So i-accommodate po talaga kaagad nila. And then ito pong benefit, basic medical benefit, accredited hospitals room in board service and accredited physician, specialist, surgeon, anesthesiologist, hospital intensive care unit, and operating room fee. And accredited hospitals, over 800 accredited hospital and hospital intensive care unit and operating room. And a special and extended benefit, magnetic resonance, imaging, nuclear radiogenetic isotopate scan, CT scan, dialysis, blood transfusion, physical speech therapy, and anti-rabies, venom and tetanum vaccine, emergency benefit, and ambulance. Ito po yung sa extended period na po tayo. And dito na po yung sa long term, dito na po sa, di ba tapos na tayo ng ano no, yung sa pagbabayad, dito na po yung sa long term care benefit natin. Ito po ay magpa-function na pagdating po ng the 20th year na, kumbaga nasa extended period na po tayo. Ito po yung mga benefit, long term care benefit value, guaranteed health benefit as shown in the scheduled benefit which can be used at the end of 20th year as part of the hospital benefit limit until fully utilized or can be converted into cash on the 28th year. Ayan po yung mga long-term care benefit natin na pwede nating nang magamit pagdating po ng 28th year. Yearly, ito po yung yearly healthcare hospital benefit limit. Yan po yung 10% of the long-term care benefit value earned starting from the end of the accumulation period every year, therefore up to 28th year. Long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit. Ito na po yung 85% na approximately 85% of the total membership fee which can be converted into cash or be part of the hospital benefit limit from the 28th year until fully utilized. Ito po yung pag hindi po natin nagamit ang ating long-term care expensive. Ito po yung 85% na 'di ba po yung 60,000 pesos per year, ang 85% po makukuha po natin pagdating po ng ating 28th year na yung baga ayun. Sorry po na nawala ako. Sana ba ako? Wait lang po, nawala. Malikot ang aking kamay. Wait lang po, madam, nawala ako. Sana ako dito. Ayun, dito na po. And then lifetime network access. Lifetime access to over 10,000 doctors, over 800 medical facilities as long as you have fund available in your benefit. In health benefits, cost-free health benefit with return of membership fee for non-utilization. Additional year healthcare hospital benefit. It's a benefit other than at the end of the accumulation period and every year, therefore, up to 28th contract year, provided that Kaiser is investment earning in higher at 6% per annum. Ito po yun ano, yung dito po, tandaan po natin sa plan na K100 po ito. Makikita po natin, ayan, yung 10% po na yearly healthcare care. Ayan din and then 10% po ng accumulated unused yearly healthcare
Ayun, makikita po natin dito na mayroon pong yun, asa na ba dito? Ito po yung 100%, ito po yung long-term care benefit, 100,000 long-term care benefit, makikita po natin. And then, plus po yung long-term care expensive experience incentive, medyo maliit po. Now, 350,000. Bali, magiging ano po ito, magiging 450,000 dahil nga po hindi natin nagamit. Tapos po, ito po ang marireceive ng kung tayo ay kinuha ni Lord. Then, pagka po ang ikinamatay natin ay aksidente, magiging doble po ito. The 100,000 plus 350, so magiging 450,000. Since tayo po ay namatay, na-aksidente tayo, magiging 900,000 po ito. And then ito po yung mga bonuses na kumbaga nag-accumulate, kumbaga nagpo-compounding na ayun po nakasulat dito na additional yearly health care na 446,419. And then po ayun po yung total health benefit na 816,168 pesos. Ito pong lahat na to, pag hindi po natin nagamit, ayan po, yung annual health benefit, may long-term care benefit value, long-term care health experience incentive hospital benefit, ang makukuha po natin pagdating ng 20th year, yun po, ito po ay 1,166,169. Ay, dito po, total accumulated healthcare experience incentive hospital benefit limit. Ito po yun. Pag hindi po natin ito nagamit lahat, nagamit, lalo po tayo nandito sa abroad, ano, talagang hindi naman natin talaga magagamit ito. So, pagka po kumuha tayo ng Plan K100, ito po ang magiging pera natin sa loob ng 20th year. Siyempre po, halimbawa, ang kumuha ay bata pa 22 lang, and then umabot siya ng 42, hindi pa naman niya kailangan ng pera. So magkukumpound pa po ito. Yan, magkukumpound pa po ang ating mga pera. And then, dito na po tayo sa pre-existing medical condition. Those illnesses injuries considered to be an is existence prior to the effective date of the contract. Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Such illness is or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. The pathogenesis of such illness or condition started with whether or not member is aware of it. Dito po yung pre-existing illness, pag siyempre natapos na natin ang kumbaga ito po yung nasa yung pang 8 hanggang 20th year, siyempre hindi na natin, kumbaga covered na po ang mga pre-existing illnesses natin. So, kumbaga hindi natin alam na mayroon pala tayo noon or nalaman natin pagkatapos na nung ating yung ating pagbabayad, no? So ito po ay covered na lahat, yung pre-existing illness na tinatawag. Ito po yung mga the following illnesses will be covered during extended period. Ito na yung sinasabi ko na extended period yung from 8 to 20th year. Bronchial asthma, PTB, ayan may diabetes, thyroid diseases, and ayun pong liver cirrhosis, kidney disease, blood dyscrasia. Ayan, ayan po, may cancer, paki-screenshot na lang po. Basta ito po ang nakalagay dito, ito po yung covered na pre-existing illness. Ayan. Then, ito naman po yung dread diseases. Ito po yung mga sakit natin na kumbaga nakakamatay. Ito po yun. Dito po sa ating screen, cerebrovascular accident, yung stroke, diabetes mellitus and its complication, central nervous system lesion, ayan, makikita po natin, chronic kidney, ayun, paki-screenshot na lang, conditions that may requires dialysis, ayan po yung mga condition natin na kailangan mag-dialysis. Ito nga po yung sinasabi ko na mga sakit natin na pwede nating ikamatay. Ay, covered na po ni Kaiser yon ng ating plan. Ito po si PhilHealth. Si PhilHealth po ay benefit is in
your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bills. Kaiser member without PhilHealth member shall shoulder and pay the corresponding portion of health. Yun nga po, maganda din po na, mayroon ka tayong PhilHealth. Dahil po pag tayo ay nasa hospital na, halimbawa, bali sasabihin sa atin ng sa hospital, no, na kung tayo ay may PhilHealth. Dahil po kung tayo may PhilHealth, mag doon muna yung ating mga sa PhilHealth muna babawasin kung magkano ang ating nagasto na naging bill, no. Yun, pagkatapos noon, kung siyempre kulang naman dahil ang PhilHealth po ay nasa 20% lang yata ang inaano. So, kung magkano ang matitira nun, yun ang babayaran ni Kaiser. Pero po, kung wala tayong PhilHealth, wala naman pong problema dahil si Kaiser na ang magbabayad noon. Okay po. And then, dito po tayo sa grace period. If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapsed. However, the owner shall be given a grace period of 30 days or 1 month to pay due installment benefit may provided to the member only after the due installment is paid. Ito po yung halimbawa hindi na tayo nakabayad, no? Eh siyempre may grace period tayo. Pag hindi tayo nakabayad, magiging lapse ang ating babayaran, ano, ang ating policy. Pero bibigyan tayo ni Kaiser ng 30 days, hindi po 31 days kasi 'di ba may mga month tayo na 31. Dapat po 30 days lang po na mabayaran natin ang ating premium para hindi po mag-lapse. Pero po, for example, yun, hindi talaga tayo, kung nawalan tayo ng trabaho, halimbawa, hindi tayo nakabayad ng ilang month, halimbawa, 3 months or 6 months, mayroon po tinatawag dito si Kaiser na reinstatement. Eh, may dalawang klase po ang reinstatement, yun pong update and ang rebate. Ito po dito tayo muna sa update. Member will pay the premium due on all missed months and plus or charge of 1.5% month or 18% annum from the date of each update installment. Ibig kong sabihin po dito, kung may mamiss po tayo ng 3 months or 6 months, babayaran po natin lahat yon, yung 3 months na yon or 6 months na yon, na may meron pang kung surcharge na 1.5% or 18% per annum. And then, dito naman po sa redate, member will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. Dito po naman, eh, di ba napaka-generous ni Kaiser, ano? Binibigyan pa din tayo ng gantong mga pagkakataon para mabayaran ang ating mga premium. Ang redate po ay babayaran lang po natin ang isang buwan. Halimbawa, 6 months, hindi naman natin kayang bayaran kung nawalan tayo ng trabaho. So, mabigat po para sa atin. Then, bibigyan nga tayo ni Kaiser ng kalugit. Ito po yung isang buwan lang tayo magbabayad. Then, syempre, mag-ano tayo ng may mga surcharge din. Ano? Pero po, mamumove ang ating yung maturity. Siyempre po, nagbayaran lang natin ng isang buwan, pero imbis na ngayon ba sa tatlong buwan after 3 months na natin yung ating maturity period, siyempre mamumove din yon. And then ito po yung requirements, reinstatement application form and reinstatement fee of 300 pesos. Yan po. Can be done with 2 years of the first update paid due date. The member shall be considered a new applicant subject to a pre-existing condition and the purpose of contestability is of insurance coverage and to any other requirements for new applicant for member and in effect at that time. Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to. All reinstated plan shall be subject to the new price. Ayan po. Pag po tayo ay hindi talaga natin nabayaran, hindi na natin talaga nabayaran, yung hindi tayo nakapag-update, hindi tayo nakapag-redate, hindi na po, pag nakalampas po ng 2 years yan, hindi po si Kaiser magpapadala tayo ng papadala ng notice sa atin na kailangan nating ang ating premium.
magiging ano na po, kumbaga consider na po wala na, wala, mawawala na po tayo dahil syempre nabigyan na nga tayo ng 2 years tapos pinabayaan pa natin ang ating babayaran o obligasyon natin kay Kaiser, hindi na po niya obligasyon na padalhan pa tayo ng notice na tayo ay malapse na ulit ang ating policy, no? So ika-cancel na po ni Kaiser ang ating plan. And then pag gusto pa nating ulit kumuha, kumbaga bagong application ang gagawin natin, and ang all reinstated plan shall be subject to the new price. Ayun, magiging bagong kung anong price na ni Kaiser, yun ang uulitin natin. So kumbaga mawala na, wala nang saysayang ating binayaran, ano po. And then dito po sa healthcare value, the owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefit provided the plan is active for at least 1 year. Ayan po, sabi nga nila no, na pwede bang, kumbaga isusurrender nila ang kanilang contract, ang kanilang policy. Eh, pwede po, pero ina-advise po namin na kaya nga po tayo nito kumuha dahil para sa ating pagtanda na ito yung agapay sa atin. So pero po kung talagang gustong isurrender, for example, 1 year pa lang nakakahulog, sabi, narinig niyo po si Coach Aan na sa 1 year ay zero. So sayang po ang ating ibinayad. Zero ang matatanggap natin. Meron po nang meron. Pero wag nating asahan na yun ay makukuha natin, kung anong hinulog natin makukuha natin. Dahil po ito ay ang pinirmahan po nating plan is 20 years plan. Ano po? And then transferability of the Kaiser Ultimate Healthcare Builder. It is transferable or can it be assigned? Yes po. Yun po, the benefit under the Kaiser Ultimate Healthcare Builder plan may be transferred or any assigned by the member provided during his lifetime, the member appoints writing and the principal beneficiary who shall receive all remaining outstanding benefits under the said plan in the events of his or her death. Ayan po, pwede po itong i-transfer. Siyempre, kaya nga po maglalagay sa Kaiser, nakikita po natin pag tayo ay kumuha ng plan, mayroon po tayong 4 na beneficiary. So pagka nawala si ano, ang ating plan holder, doon po malilipat ngayon sa principal beneficiary. Eh for example, naunang nawala si principal beneficiary, siyempre po doon sa second na beneficiary. Kaya nga po, di ba, 4 ang dapat na beneficiary sa Kaiser. What are the benefits that can be received by the principal beneficiary? Ito po yun, marireceive po ng beneficiary. Yearly health care benefit value, long-term care benefit value, long-term care experience incentive, additional health care hospital benefit limit provided that investment earning of the company is higher than 6% per annum. The above benefit can be utilized by the principal beneficiary for his or her own health or medical benefits. Ito po yung sa upgrading plan and mode of payment. Plan can be upgraded with 30 days after its effectivity date. Filled out amendment form, payment of processing fee of 300 pesos, payment of additional installment corresponding to the update plan. For example po, no, kumuha po ako ng plan na sa akin ano, K-plan 75 na 4,412 no, ang aking plan. Kung gusto ko pong hindi ko kayang bayaran yung aking kinuhang plan, gusto ko pong gawing K-45, hindi po pwede. Unang-una, yun nga po nakalagay dito, no, upgrading nga. Sa pag-upgrade pa po, pwede ko pong gawin yun. Halimbawa, gusto kong kumuha ng K-Plan 100 dahil mas mataas ang benefit, so pwede po yun. Pwede ko pong gawin yun. Pero gagawin ko po as within 30 days after the effectivity date. And then, mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle if within 30 days after purchase. Filled out amendment form, payment of additional installment due to corresponding to the amount of the upgrade mode of payment. If beyond 30 days after purchase, filled out amendment form, payment of processing fee
of 300 computation of dues based on the desired mode of payment. Upgrade of the plan mode payment is not allowed. Ito po yung sinasabi natin na hindi po po pwede na kumuha ka ng K-Plan 100 tapos hindi mo naman pala kaya maggagawin mong K-Plan 75, hindi po. And then sa pag, halimbawa naman yung yun pong pagbabayad naman, for example, kinuha ko ngayon monthly, ang gusto ko ay maging quarterly, pwede po yun. Pero po halimbawa kumuha ako ng yearly at gagawin kong monthly or quarterly, hindi po po pwede. Ayan, nakasulat dito, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. Pero po halimbawa kumuha ako ng K-Plan 100 o kinuha ko ng yung anak ko ng K-Plan 100, gusto kong gawing every 3 months or every 6 months or yearly, pwede po 'yon. And then ito po yung eligibility. Ang pwede pong kumuha ng Kaiser na dapat po ang edad ay 10 years old na. Ang 9 years old, hindi pa po pwede. So 10 years old hanggang 40 years old before 41 birthday ay ang K-Plan 45 and up. 41 to 50 years old, plan K-60. And then 51 years old, 51 to 60 years old, ayan po ang K plan K-75 and then end up. Ito po yung customer service. May email po dito si Kaiser and then may telephone number, may fax machine po. Dito na po tayo sa total benefit, total health benefit settlement option. Ito po pag after na po natin nakabayad then di ba nakatapos na yung ating plan na sa 20 nakatapos na tayong 20 years na nasupira na natin ang yung pati yung waiting period, no. Padadalhan po tayo ni Kaiser ng option sa pagsettle ng ating plan. Dito po, yung total health benefit as the end of the extended period, a member enjoys this beneficiaries which is the sum of the benefit under the Kaiser Premium Health Builder. Yun po, settlement option. Ang number one option is continued health benefit with term life insurance. This option will give you the following benefit. Continued term life insurance up to 80%. Up to age 80, equivalent at least 50% of the total health benefit, but not exceed of 2 million face amount. Coverage on a pre-existing condition up to the total health benefits. Annual physical examination through Kaiser Medical Center Incorporated and or Kaiser designated accredited clinics. Unlimited consultations with all branches of clinics of Kaiser Medical Center Incorporated, access to over 500 hospital and 800 clinics and 10,000 doctors network of Kaiser and dental benefit through our accredited dental service providers. Ayan po, ito pong option one, lahat po, kumbaga hindi natin kukuhanin, iiwanan lang natin yan ang ating pera o ating hinulog kay Kaiser dahil po nga inisip natin na dito po ay kumuha tayo nitong plan na to para sa ating pagtanda dahil syempre hindi na natin kaya magtrabaho. So ito na po ang magiging tatrabaho o magki-care sa atin. Continued health benefit with yearly increment depending on the prevailing market but in no case less than 3% per annum. And then ang option 2 po ay ang continued health benefit with yearly increment, annual withdrawal of the yearly increment. Annual withdrawal of the yearly increment earned from the total health benefit. Continued term life insurance coverage up to age of 80 to at least 25% of the total health benefit but not to exceed 1 million face amount. Coverage of all pre-existing condition up to the available health benefit balance, access to the over 500,000 800
hospitals, 800 clinics, and 10,000 doctor network of Kaiser. Dental benefit through accredited dental services provided and annual physical examination through Kaiser Medical Center Incorporated or Kaiser designated clinics. Continued health benefit with yearly increment depending on the prevailing market, but in no case less than 3% per annum. Ito po yung option to, yung bali kalahati lang po ang ating kukuhanin, yung annual and increment, annual withdrawal of yearly increment earn. Yun po, makakakuha tayo ng yearly. Ito kung option to ang kukuhan, ang pipiliin natin. Ang option 3, partial withdrawal of up to 50% of the total health benefit. Yan po yung hanggang 50% po. Yung partial withdrawal na ang gusto nating kuhanin. Withdrawal of up to 50% of the total health benefit is and continue to enjoy the following benefit but without term life insurance coverage. This option entitles you to the following benefit: coverage of all pre-existing condition up to the available health benefit balance, unlimited consultation with all branches of clinics of Kaiser Medical Center Incorporated, access of over 500 hospital, 800 clinics, and 10,000 doctors network of Kaiser. Dental benefit through accredited dental service provided and annual physical examination through Kaiser Medical Center Incorporated and or Kaiser designated accredited clinic. Continued health benefit with yearly increment depending on the prevailing market, but no case lower than 3% per annum. Yan po yung partial withdrawal up to 50% po ng ating premium. Then ang yun pong number 4, ang few full withdrawal of the health benefit. Ito po yung the policy is considered fully availed of pagka po winidraw natin lahat. However, should there be no option chosen within 30 days, the receipt of the letter option above, option all number 1 above all automatically applied. Yun po yung pagka po hindi natin sinagot ang sulat o email sa atin ni Kaiser, kumbaga ibig sabihin po wala tayong pinipili sa mga option na pinadala sa atin. So ang magiging option po natin, automatically na i-apply ang option number 1. Yan po. Notes: for a withdrawal due to non-medical reason, the term life insurance coverage would automatically be discontinued. Kaiser Services the right to discontinue the healthcare benefit and return all available unused health funds to the member on any time without notice. Ayan po, pagka po winidraw na natin, so wala na pong pakialam sa atin si Kaiser. Kumbaga break na tayo ni Kaiser kasi kinuha na natin lahat eh. Wala na tayong connection kay Kaiser. Ayan po, ito po yung contract pagawan po tayo kumuha ng plan kay Kaiser dito po. Hindi naman po tayo sasabihing maluloko tayo dahil nakasulat po dito lahat kung anong benefit ang makukuha natin, kung anong plan ang kinuha natin, nandito dito po lahat. Ayan po. Okay. Ayan po, dito na po nagtatapos ang aking presentation sa ating kay Kaiser na napakaganda po. Ano, isa ito sa pinakamagandang product ni IMG na tinatawag nating ang Kaiser ay ang pag-iipon, ang ipon na walang tapon. Dahil ito po ay may tatlong, kumbaga 3-in-1 product, may healthcare, may lifetime insurance, and then my investment. Ayan. Sa ngayon po, dito na nagtatapos ang aking presentation. Sa muli po, sana ako po si Lily Orlain. Sana may napulot kayong aral or mga knowledge dito kay Kaiser International Health Group Incorporated. Sa muli po, maraming salamat. It's your turn, madam. Thank you po. Wait lang po at mag-anon tayo. Stop sharing na. Uy. Okay, so thank you, Ma'am Lily. Mm-hmm.
Bigla pong nawala ang ating speaker. Nahihirapan ako dyan. Okay, so thank you very much. Any clarification po? Nandiyan ka pa rin naman ah. Nagkakaroon nga tayo ng ano. Nagkaano po kasi nagkakaroon tayo ng ebolo po natin. So, may narinig po ba? Wala. Ma'am Raquel. So, mag-share uli ako. Kasi, komento. Ano ba yan? Wala daw. Wala tuloy. Ay, naku. Okay.